Eto, meron nang dumating sa atin na package from Titan. At ito ay LeBron 20 Next Gen. Wood gray ang colorway niya. Grabe. Bigay ito sa akin ng aking misis. So, napakaswerte naman natin dahil pa-birthday niya ito sa akin. So, buksan natin kung anong nasa laman nito. Tingnan natin kung gano'ng kaganda siya. So, bali, ito yung kahon niya. Ito yung kahon niya ng LeBron 20 Next Gen Wolf Gray, size 9.5. So, kitang-kita nyo, ito yung itsura niya. Tapos, kung i-compare mo siya sa box ng LeBron 20 na in-unbox natin, na yan ang itsura niya. Mas mababa ito ng presyo compared din sa LeBron 20 na nakuha ko last January. Ito parang nasa ang SRP na ito, nasa 8,895. So, nabili yan na wife ko sa Titan. So, tignan natin anong itsura niya sa loob. Wow! Napaka-solid na ito. Bali, ito ang itsura niya. Napakaganda. Ayan, okay, tangkita niyo naman. At parang napakagaan niya. Yung light. Wow, ang ganda niya. Kasi ito ang itsura niya sa ilalim. Oh. Sobrang solid. Ang ganda nito. At medyo, ano siya? Parang tingin ko mas manipis. Compare dun sa LeBron 20 natin. Ito medyo gamit na natin. So, tignan nyo mabuti kung anong itsura niya. Ang difference niya sa LeBron 20. Ito, mas mahal to. Yung SRP na ito. So, gamit na natin to. Pero, yan. Tapos, ito siya. Grabe, napakaganda pala na itong wolf gray na colorway. Pink yung pangilalim niya. Tapos itong Nike niya. Ang ganda. Tapos tignan natin yung loob niya. So ayun, may nakalagay na Next Gen. So ayan. Pero ito, sobrang solid na ito. At pati na din ito. At i-compare ko, hindi ko ma-determine kung sino mas magaan eh. Hindi ko alam kung mas magaan to eh. Pero magaan din yung LeBron 20. Pero parang feeling ko mas magaan yung Next Gen. Hindi ko alam kung dahil ba sa materials niya. Kasi parang sobrang ano ng materials niya, parang ano lang eh, manipis eh, pero mukhang matibay tsaka flexible. Ayan, so bari, yun yung itsura niya compare sa ating LeBron 20 ang nakaraan. Ito yung Next Gen, parang mas lower, hindi ko masabi kung parang mas lower grade to sa LeBron 20, kasi LeBron 20 Next Gen. Yan itsura niya pag nakatalikod. Yan naman, color blue. Yung gandang sideways. So, ayan. Ayan, lagay natin si LeBron 20 dito. Saan natin yun? Tignan natin yung isang pair niya. So, yan ang itsura niya sa loob ng box. Yan. Napaka-solid oh. Ayan, solid na solid. Grabe. Tingin ko mo maganda suotin to eh. Pero hindi ko pa natatry. Pero i-fit natin. Ayan. Napaka-solid. Diba? Napakaganda. At tingin ko yung materials na mukhang okay naman.
yan. So, ito yung LeBron 20 natin. So, makikita nyo ang difference niya. Tapos, ito yung bago nating LeBron. Napakaswerte natin, napakabait ng ating asawa at neregaluhan tayo. Actually, ayaw ko na nga bumili na ito. Sabi ko, huli na tong LeBron 20 for this year, pero napakapalad natin at nabilihan tayo ng LeBron 20 next gen. So, hopefully, nag-enjoy kayo dito sa aking unboxing and comparison of LeBron 20 at LeBron 20 next gen. Okay, so ayan, pati box, makikita nyo anong difference dun sa LeBron 20. So hopefully na-enjoy nyo yung video na to at makakapag-decide kayo kung kukuha ba kayo na next gen. Pero yun nga, mukhang maganda. Ito parang solid eh, sa outdoor, kasi XDR to eh. Ito yung rubber nya. Ito yung rubber nya, parang ano eh. Ayun o. Parang jelly, pero tingin ko mukhang okay din. At parang tingin ko mas magaan eh. Pero compare nyo kung anong tingin nyo, kung magaang ba o hindi. Pero para sa akin mas magaang tong next gen ng LeBron 20. So bali ito, sinukat ko. Ganda ng fitting niya. Sobrang solid at wala akong nararamdaman na discomfort sa kanya. Ang gaang niya, tsaka talagang sobrang fit yung paa mo. Sobrang solid niya. Tingin ko napakaganda nito ipanlaro. Susubukan natin. So ito naman, pinag-compare ko sila ng fitting ng LeBron 20 versus dito sa next gen. Ito, ang ganda talaga ng fitting niya eh. Ito maganda rin, pero dito yung reklamo ko eh. Medyo matigas yung dito niya. Kaya parang medyo, hindi ko alam kung sa paa ko eh. Meron ako nararamdaman minsan na discomfort dito. Pero overall, maganda siya. Pinanlalakad ko to. Hindi naman ako nagkakaroon ng wound sa dito. Pero hindi ko talaga ma-determine kung sino mas gaang. Pero pududa ko, eto talaga. So, ayan ang itsura niya. Deep comparison niya. So, tingin ko solid pag kumuha rin kayo nito next gen. Mas mababa siya compare sa LeBron 20. Pero nasa sa inyo kung anong mas preferred nyo. Pero napakaswerte natin na nagkaroon tayo parehas nito. So, ayun. Maraming salamat. At hopefully, meron kayong nakuwang idea kung kukuha kayo na next gen or hindi. Pero tingin ko worth it siya kuhanin. So, thank you.